Hello mga bro, at welcome muli sa ating YouTube channel. Mayroon tayo uling gagawin ngayon na isang electric pan mga bro. Yan. At sabi ni customer, yung problema daw niya ay mahinang umikot. So i-try natin mga bro. I-plug in natin. Yun, naka-plug in na mga bro. At magpindot tayo ng switch number 1. So wala mga bro. Saglit lang mga bro, at i-check ko lang kung nakasaksak itong ating extension. So ito na mga bro, hindi pala nakasaksak yung ating extension, so pindutin natin yung number 1. Ayan mga bro, oh mabagal talaga siyang umikot mga bro. Yan yung number 1 nya, so napakabagal. Number 2, yan, oh mabagal talaga mga bro. Number 3, so lumakas-lakas siya ng kaunti, pero hindi yan yung tunay na lakas niya mga bro. So yan ang gagawin natin ngayon, electric pan na mahinang umikot, mahina yung kanyang pwersa. So yan mga bro, tingnan natin. Sa ganitong mga sira mga bro, kalimitang nasisira dyan yung kapasitor. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon kapasitor yung nasisira. Maaring nasisira din dyan yung kanyang motor or yung kanyang busing. So yun ang alamin natin, titik upin natin yung mga bro. So baklasin lang natin ito mga bro. Baklasin natin. So ang pagbaklas nitong cover na ito mga bro, agutin muna natin ito. May mga lock yan dito, yan o. Lock, tapos yun, tapos yan dito sa kabila, saka yun. So aanuin mo lang yan, gaganyanin mo lang. Pagka matigas, kuha kayo ng pang yun pang sungkit kung di mo kayang anuin ng kamay. At ayan o, nalis na natin mga bro. So i-check natin tong kanyang ano. Oh, malambot naman. Naka-pre-wheel naman siya mga bro. Tapos 'yun. Okay naman yung kanyang busing. Hindi pa naman alog mga bro. Hindi pa. Oh, ayan oh. Malambot siyang ikutin. So dalawa na lang yung i-check natin dyan. Good yung kanyang busing, malambot naman ikutin. So maaaring motor ang may problema o kaya yung kanyang kapasitor. So baklasin ko lang mga bro doon sa likod, at tingnan natin, i-check natin yung kanyang pinaka kapasitor. Kasi natin yung may tornilyo dito mga bro. Yung pinaka-tornilyo niya dito. Oh, ito parang wala.
sensor ng luto mga bro. Ito, alisin natin ito. Itong sa taas na yan. Medyo matigas. So, may tornilyo pala dito mga bro. May tornilyo dito sa yun. May tornilyo dito sa taas. Yun. Pagka hindi mabunot, tingnan nyo doon sa taas. Kung may tornilyo. Kasi yung ibang ganito mga bro, binubunot lang to. Walang tornilyo dito. Ito, ibang klase, may tornilyo siya. Oh. May tornilyo doon sa loob. Oh. Yan o. Oh. Tornilyo siya. So, yung iba, walang tornilyo. Binubunok lang. So, dito naman tayo. Pero, ito, bakit hindi walang ano siya ng tornilyo dito? Wala. So, tingnan natin. Yun. Hinuhugot lang pala mga bro. So, ayan yung kanyang loob. At ito yung kanyang capacitor mga bro. Ito. Ito muna yung i-check natin mga bro. Itong capacitor. I-check natin yan kung tama pa ba yung kanyang capacitance. So, yan. 1.2. 1.2 microfarad. Yan. 450 volts. Easy. Yan. So, kakalasin ko lang yan. Kakalasin natin yan. Tapos, i-check natin. Kasi kalimitan, ito yung nagiging problema dyan. Ngayon, pagka napalitan natin yan at hindi pa rin gumana, so possible na sira yung ating motor. Kasi okay naman yung dito niya. Oh. Hindi naman sira yung ating bushing at shafting. Putulin ko lang ito mga bro. Ito. Yan. Tapos i-check natin to. So ito na mga bro, i-check natin yung pinaka capacitor nya kung okay pa ba yung kanyang capacitance. So ilagay natin yung isang probe dito, tapos kailangan mayroon siyang 1.2. So, wala na siya mga bro. 185.4 nanofarad na lang siya mga bro. So, dapat yan microfarad. 1.2 microfarad. Yan. So, ibig sabihin mga bro, sira na to. So, capacitor talaga yung naging sira natin. Yan. Yan. 1.2 microfarad. So, pag tinest natin, wala na. Wala na ang maril, oh. Wala na. So, yan. 190 na lang, pero nanofarad. So, kuha lang akong pamalik mga bro. Meron tayo dito ng pamalit. Ito yung ipapalit natin mga bro. Wala akong 1.2 pero meron akong 1.5. Pwede naman to mga bro. Mas malakas siya ng konti.
1.5. So i-check natin. Check natin kung anong lalabas na no reading. Yan. You know, 1.5. Eksakto siya mga bro. Samantalang itong sira, nanoparad na lang, 1.2 siya. So, i-try natin nito mga bro kung lalakas na yung ikot niya. Test lang natin. Tabit lang natin dito. Tapos, testingin natin. So, yan mga bro, nakakabit na siya. So, i-test lang natin mga bro kung lalakas ba yung ikot niya. Kung lalakas yung ikot niya. Yan. Plug in ko lang. Yan natin. Ayan mga bro. Problema niya mga bro kapasito. Pero hindi lahat ng pagkakataon pagkamahina yung ikot ay kapasitor yung sira. Maaaring yung windings din ng ating motor nagkakaproblema din ng ganun na humihina yung ikot niya. O kaya yung shafting natin medyo kinalawang na. Yung bushing kinalawang na rin. Kaya gumagalit din yung pag-ikot niya. Pero ito, okay naman yung bushing niya. Yung ano, capacitor lang talaga yung naging problema natin. So, ibabalik na natin mga bro. Lagyan ko lang ng hinang itong ano ng capacitor. O yan. Dito so ilagay natin tong ano sink cable chook. Yan, initin lang natin. Kung wala kayong shrinkable tube mga bro, electrical tape, pwede na. Okay na yan. Yan. Tapos, ilalagay natin dito. Yan. Butasin lang natin ito mga bro, walang butas. Ayan. Tapos lagay natin ito. Tapos takpan na natin mga bro. Yun. Para maglock sya. Malaklas sya mga bro. Tapos ito dito. Yun.
yan. Testing natin. Yan. Ayos. Okay na yung mahinang umikot na. So, kung napadaan kayo sa ating munting channel, please subscribe and click po yung all para lagi po kayong i-update ni YouTube pagka mayroon tayong bagong upload. Gawa sa ngayon mga bro, at shout out sa inyong lahat sa mga sumusuporta sa ating mga technician dyan, mga tech vlogger. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa ating